kayo pala yan. Welcome to the National Museum of Fine Arts dito sa Maynila. At kung makikita nyo, dito sa likuran ko ay mayroong isang painting at sa pamamagitan ng painting na ito, magsisimula ang kauna-unahan ninyong module para sa subject na ito. Pero bago tayo magpatuloy, gusto ko munang ipakilala ang aking sarili bilang inyong guro sa araling ito. Ako si Sir Ben Stoy Kumiya. 15 years nang nagturo sa special program in the arts, sa visual arts, creative writing, also sa media arts. And 4 years naman, magpa 5 years nang nagtuturo sa arts and design. And naging scholar din ng National Commission for Culture and the Arts. So, hindi ko kayo ililigaw pagdating sa sining at disenyo. And well, welcome to your subject, one of your major subjects para sa track na ito, ang Creative Industries 1, Arts and Design, Appreciation and Production. Kagaya ng sinabi ko kanina, ang araling ito ay ang one of your major subjects sa Arts and Design track. Kaya mas inaasahan namin dito ang inyong interes at matinding kagustuhan para mas matuto at malaman pa ang iba't ibang bagay pagdating sa sining kasama ng ating kultura. Para sa module na ito, ito ay pinamagatang Appreciating Visual Art Forms Through Their Historical Context, Cultural Traditions, Processes, and Productions. Para sa ating learning competency, para sa week na ito, you should identify various visual art forms and applied art forms explains the historical context, cultural traditions, processes, and production of each through documentation and cataloging. Ulitin ko, ang ating learning competency ay you should identify various visual art forms and applied art forms explains the historical context, cultural traditions, processes, and production of each through documentation and cataloging. Para naman sa specific objectives, para sa mismong linggong ito, you should identify various visual art forms. Number 2, explain the historical context, cultural traditions, processes, and productions of visual art forms. And lastly, produce a documentation or cataloging of various art forms. Okay, so bago tayo magpatuloy, ay nais ko munang puntahan ninyo sa ating Google Classroom ang ating task 1 kung saan makikita nyo merong kayo doong pre-test. Bibigyan ko kayo ng 10 minutes to answer the 10 item test. And after that, ipapasa nyo pa agad and makikita nyo ang results ng inyong pretest. Basahin ng mabuti dahil ito ay isang true or false test. So you will just click the button kung sa tabi ng true, kung true, and click the button corresponding dun sa false kung false ang inyong sagot. So pag-aralang mabuti, analyze, and sagutan. So, babalikan ko kayo after 10 minutes. Ayan. So, matapos yung sagutan ng ating pretest, lumalabas na mas mababa sa 50% ang nakakuha ng pasadong marka. Nangangahulugan lamang na kakaunti pa talaga ang ating nalalaman sa mga pag-aaralan natin sa module na ito. Which is good, kasi mahalagang mahalaga na hindi naman ganun karami na ang inyong nalalaman kaagad sa araling ito. So, ipagpapatuloy natin ito. Okay. So, pag-usapan muna natin. Habang lumalaki kayo, marami sigurado ang nagsasabi sa inyo na kumuha kayo ng mga kurso kung saan mabilis kayong makakakuha ng trabaho pagka-graduate.
kung saan kikita kayo ng mas malaki kaagad pagka-graduate. And dahil nga doon sa mga ganong impluensya, sa mga ganong suggestion, pwedeng sa mga kapamilya, kabarkada o mga kakilala, minsan nane-neglect natin, nakakalimutan natin yung kagustuhan natin or yung passion natin pagdating sa arts. Ano? So, minsan nakakalimutan na natin na nasa sistema pala natin yung sining. Ano? But the truth is, lalo na sa panahon ngayon, mas hindi niyo ba napapansin na mas kumakapit ang tao sa sining para mas maging sane sila, mas maging matino, nasa wisyo, 'di ba? Kumakanta tayo, sumasayaw ng konti, nag-exercise, sumusulat, nagsusulat ng mga tula, nakikinig ng mga musika, nanonood ng mga K-dramas, ayan ano, nag-sketch. Kasi gusto natin mag-express. Siguro kung wala yung sining sa panahong ito, malamang marami na sa atin ang wala sa wisyo. And that's how important art is. Ano? Kasi marami sa atin, especially yung mga dating nagsasabi sa atin na kumuha tayo ng mga kursong madaling kumita ng pera, sila yung nagsasabi na, ay, sining pang stage lang yan, pang TV lang yan. Ano? Puro ano lang yan, we can live without it. Kasi ano lang yan, pakita lang for display purposes. Pero napakashalo, napakababaw ng idea na yun. So, ngayon sana mas makita natin yung halaga ng sining sa buhay natin. And I can say na hindi tayo mabubuhay kung wala ang sining. Okay? And as we go through this subject, mas mapapahalagahan natin at ma-appreciate natin ang sining. Hindi lang yung output, kung hindi yung process kung paano yung ginagawa yung sining. Okay? So, malinaw na ba sa inyo yan? If you want to butt in, kung meron kayong gustong linawin, itanong, pwede ka agad kayong mag-chat. Punta lang kayo sa ating Google Classroom and mag-comment ka agad and mabilis ko naman siyang makikita. Yan kagaya. Okay. Yung discussion na ito ay may pamagat na The Life of a Painting. Okay, mag-start muna ako sa isang kwento, no? Noong October 2002, GSIS o ang Government Service Insurance System ay bumili ng isang painting na nagkakahalaga ng 46 million pesos sa pamamagitan ng isang auction. Alam niyo ba yung auction, yung pataasan ng presyo para lang mabili mo yung isang bagay, isang napakahalagang bagay. Ngayon, yung pagbili ng GSIS ng painting na yon ay nag-cause ng malaking issue sa buong Pilipinas. Kasi sabi nila, bakit nagastos ng 46 million pesos para lang sa isang painting na kung saan parang mas maliit pa ito sa isang flat TV, no? Sana daw ginamit na lang yung pera para sa isang proyekto para na makamahirap or pwedeng ipamigay na lang sa mahihirap yung halagang 46 million pesos. Okay? Well, para sa iba, nakikita nila na yung painting na ito ay isa lamang painting na luma, ginawa noong 1892, oil on canvas, ano, at may sukat na 22 inches by 31 inches, no? Para yun sa iba, yun lang yung itsura nun. Pero mas malalim yung naging dahilan ng GSIS kung bakit nila ito binili. Sabi nila, hindi lang sila bumili ng isang painting, kundi bumili sila ng isang national treasure, no? Kayamanan ng bansa na kailangang nasa Pilipinas. Kasi yung auction nangyari sa Hong Kong. So, kailangan nilang uuwi ito. Paano nakarating sa Hong Kong yung painting na yun? Eh, dapat nasa Pilipinas siya. Kasi nga, ang gumawa nun ay isang Pinoy. Well, let's check. Sabi kasi, pinamagatan yung painting na ito na Interior de un Café or Inside a Café. Kasi nga, yun yung makikita sa larawan. Obviously, ano? Makakita kayo doon ng mga tao na nasa loob ng isang kapihan. May nagsasabi din naman na ang title ng painting na ito ay The Maid or On Coquette, no? Kasi makakita kayo na isang babae doon. Malamang nag-iintay ng kasama, ano? Base doon sa larawan. Pero base naman sa isang certificate na nasa likuran ng painting na ito,
nung minsang pinadala ito at inilaban sa isang world fair noong 1904 sa St. Louis Exposition sa United States, ang title daw nito ay The Parisian Life. At kung mapapansin natin sa painting na ito, merong scripture na nakasulat na LVNA. Kung ating i-decipher yun, pwede natin sabihin na ito ay gawa ni Luna. Ano? Kasi yung V ay para siyang nanggaling sa Greek alphabet. Yung capital letter V ay pwede rin natin sabihin letter U. Okay, so Luna, Paris, 1892. Sa kaliwa, sa kanang babang bahagi ng larawan. So, masasabi natin ang painting na ito ay gawa ng isa sa pinakamahuhusay at pinakamagaling nga na pintor ng Pilipinas, si Juan Luna. Sino ba siya? No, siya yung kapatid ni General Antonio Luna. Kung nakapanood kayo ng General Luna, siya yung nakatatandang kapatid ni General Luna. Nag-aral sa ibang bansa. Well, masasabi natin may kaya rin siya, no? Nag-aral siya sa ibang bansa ng sining, doon nagpakadalubhasa, at masasabi din natin isa sa mga nagsimula ng revolusyon sa Pilipinas. Ano? So, ganun lamang naman siya kahalaga. Kung alam niyo rin ang spoliarium, ano? Isa sa mga gawa din niya na umani rin ng recognition sa iba't ibang bansa. Siya rin ang gumawa nito. And pag nagpunta kayo dito sa National Museum, siya yung unang painting, napakalaking painting na babati sa inyo. Magwa-welcome sa inyo pagpasok nyo sa National Museum. Ano? So, bukod dun, sabihin nyo, sir, pwede na mo ano ah, pwedeng mas mababa naman sa 46 million. Gaano ba kahalaga yung painting na yan at bakit kailangan natin pang gastusin yung perang ganong kalaki? Pwede naman sa ibang bagay na lang, ano, wala namang ibang makikita dyan kundi babaeng, well, medyo magarang damit, may mga raffles, may sombrero, mukhang European, mukhang unsetting ay sa ibang bansa, sa Paris nga, no? Pero kung ikukumpara nyo naman sa iba, parang nakakita na rin kayo ng painting na ganyan. Ano ang halaga nito, no? Well, tingnan natin, pag-aralan natin. Kung ating kasi ikukumpara sa panahon na yun, 1900s, no? Late 1900s, iilan pa lamang sa mga Pinoy ang nakakasabay sa mga gawa ng ating ng mga Europeans, ano. So since nag-aral itong si Luna sa ibang bansa ng sining, nakasabay siya sa mga kagaya ni na Picasso, sa mga kagaya ni na De La Cruz, ng mga sikat na painters, sikat na artist na nasa ibang bansa. Ano? Mga paintings ni na Renoir. Pwede rin natin masabing na na-influensyahan siya ng mga nasa paligid niya kagaya ng mga stained glass sa mga cathedral sa Europe. Printmakings, pwede rin na-influensyahan siya. Mga mosaics, collage, no? Pwedeng na-influensyahan din siya. At yun ang bumuo sa painting na ito, The Parisian Life, no? Kasi hindi basta-basta inasnap, lumabas ang painting na ito. So, lahat ng nasa paligid, pwede nating sabihin na ito yung bumuo sa The Parisian Life. Okay? And, isa sa mga nag-aral sa mismong larawan na ito ay si Professor Eric Zerrudo. Isa siyang eksperto sa cultural heritage and museum development. So, ang sinasabi niya na pwedeng tatlong bagay natin pwedeng i-interpret ang painting na ito. Number one is literal and popular. Yun nga, kung paano niyo siya nakita, larawang ang painting na ito, is yun siya, babaeng nag-iintay sa loob ng kapihan, and mayroong tatlong lalaking nakatitig sa kanya, pwedeng may interes sa kanya, o pwedeng pinag-chismisan siya. Literal, kung ano yung nakikita natin, direct. Ganon, medyo kababaw ang interpretation, or pwede namang pangalawang interpretation. Ito yung tinatawag natin na tragic and biographical. Dumating kasi sa punto ng buhay ni Juan Luna kung saan nagkaroon sila ng marital problem, syempre ng kanyang asawa, and may nangyaring trahedya sa buhay niya, matinding
matinding pangyayari ito sa buhay ni Juan Luna. At pwedeng sabihin natin, o sabi nga ni Professor Eric Zerrudo, na pwedeng ang babaeng ito ay yung kanyang asawa, at pwedeng ang tatlo namang nasa kabilang banda ng painting ay pwedeng pwedeng si Juan Luna at ang ilang mga kaibigan niya na pinagchichismisan ang babaeng ito na asawa niya na may something, na may problema sila. So pwedeng doon ang gagaling. Pwedeng yun ang pinaghugutan ni Juan Luna ng komposisyon ng painting na ito. Medyo malalim, ano? Medyo madugo. Pero masasabi kasi natin ang isang artwork ay base sa experience natin, hindi ba? Diba? Mag-comment lang kayo sa ating classroom kung naniniwala kayo or kung meron na kayong nagawa na mga artworks, paintings, kanta na base sa tunay na buhay. Siguro naman makaka-relate kayo dyan. Ang isa sa pinakamahalaga interpretation ay itong huli, historical and symbolic interpretation. Sinasabi na ang painting na ito ay kumakatawan daw sa Pilipinas sa panahon yun. Bakit? Well, tingnan natin. Kung sasabihin nyo kasi, sa panahon yun, ano bang itsura ng Pilipinas? Nasa kanino ba tayong pananakop? Siyempre, sa mga Spanish, ano? And kung isa-isahin natin yung larawan, yung painting, makikita nyo na sa larawan, uncomfortable, hindi relax ang posisyon ng babae. Pwedeng sabihin nyo na hindi rin relax ang Pilipinas noon, no? Parang pinapahirapan siya, no? And makikita nyo rin na ang babaeng ito ay sobrang higpit ng damit, magkasalubong ang tuhod, no? At historical din. Sige, segue muna tayo dun sa historical kasi ito daw lang yung nag-iisang painting sa Pilipinas na magkakasama ang tatlo sa din. Pwedeng sabihin na nandyan si Juan Luna, pwedeng sabihin na nandyan si Jose Rizal, pwedeng nandyan din si Ariston Bautista. Sino-sino ba ang mga tao ito? Well, Juan Luna, na-introduce ko na nga siya sa inyo. Jose Rizal, kailangan pa ba siyang pag-usapan, no? Well, Ariston Bautista, isa siyang doktor nung panahon yun at isa sa mga nakadiskubre ng vaccine panlaban sa cholera na nakatulong para masolusyonan ang cholera epidemic sa buong Pilipinas ng panahon yun. So, napaka-significant ng tatlong tao ito, no? So, yan yung isa sa mga nakita ng GSIS na mabihira ang painting na ito kung saan makikita natin ang tatlong national, ang tatlong pinakamahalagang personalidad o heroes ng Pilipinas. Okay? Yan, bumalik tayo dun sa symbolic, no? Pwedeng sumisimbolo sa Pilipinas ang babaeng ito. Tingnan nyo sa hugis, no? Hugis figura ng babaeng ito habang nakaupo. Hindi nyo ba napapansin na medyo may pagkakahawi siya sa mapa ng ating bansa? Malayo, no? Malayo. Baliktarin natin yung outline ng mapa ng Pilipinas. Ngayon, i-match natin, ipatong natin. O anong masasabi nyo? Hindi ba? Tugmang-tugma sa outline. No? Nagkataon lang ba ito? Coincidence? Pwedeng coincidence, pero ano ba ang background ni Juan Luna? Bukod sa pag-aaral ng pagiging pintor, pumasok din siya sa isang universidad kung saan nag-aral siya ng nautical. So alam niya ang paggamit ng compass, alam niya ang topography, alam niya ang mapa. At tingnan nyo rin, sa parteng, kung makikita ninyo, sa parteng puso, sa parteng sikmura, sa parteng iba't ibang parteng ng katawan ng babae, makikita nyo dyan ang mapa, ang lugar ng Bulacan, Cavite, at iba't ibang lugar na kung saan napakahalaga sa ating kasaysayan, kung saan nagsimula ang ating revolusyon. Okay? So, kung sasabi ba natin coincidence? Maaring hindi. Maaring sinadya ito ni Juan Luna. Paano natin masasabing sinadya talaga ito ni Juan Luna? So, tingnan natin, yung
yung dyaryo sa likuran ng babae, nakasulat dyan, L'Echo de Paris, or The Voice of Paris. Kung napanood nyo ang Les Miserables, makikita nyo doon ang French Revolution. Parang nagsasuggest si Juan Luna na mag-revolt, magkaroon ng revolution tayo sa Pilipinas, no? Ito lang yun eh. Ano pa? Ano pang symbolism? Yung dalawang baso sa harapan ng babae, yung may bawas lang ayun sa babae, pero yung sa kainuman niya, wala. So, pwedeng nilalasing lang tayo ng kainuman. At sinong kainumang ito? Maaring Europeo o maaring particular Spanish. Base sa iniwang coat at saka top hat sa gilid ng babae, ano? So, hindi pa rin kayo convinced na sinadya ito ni Juan Luna? Well, tingnan natin ito. Yung linya sa likod ng babaeng ito at yung kulay ng ribbon sa liig ng babaeng ito, ano mapapansin nyo? Magkakulay ba? Ngayon, i-crop natin yan. Anong itsura ng babae? Ayan, di ba? Parang ibinibigti siya. Which is, parang ito yung sitwasyon ng Pilipinas. Parang pinapahirapan tayo ng panahon yan. Ayan. So, mas lumalim na ang kahulugan ng painting na ito, hindi ba? Ayan. So, ito lamang ang ilan sa mga reason kung bakit binili, nag-aksaya ng 46 million ang GSIS para sa painting na ito. Well, nung pinaliwanag yan ng GSIS, marami pa rin naman ang hindi naniwala. Sabi nila dapat ipamahagi na lang, ano, yung 46 million. Well, sabi ng GSIS, we are not buying a masterpiece alone. We are buying a piece of Philippine history. No? Marami pa rin ang hindi nakakaintindi. Well, sige, kung gusto mong paghati-hatian ng 46 million pesos, during those time, nung 2002, meron tayong 81.37 million Filipinos na nakatira sa Pilipinas. Kung paghati-hatiin yung 46 million pesos, sige, pamigay na natin sa mga tao, makaka-receive sila or naka-receive sana sila ng 0.57 centavos. So yan, gusto nyo rin bang makibahagi sa 0.57 centavos? O ibili na lang natin ang 46 million pesos ng painting na kung saan napakahalaga, na kung saan makikita natin ang history, ang kapirasong history ng Pilipinas. Nasa sa inyo ang kasagutan. Ayan, muli, open ulit ang ating classroom para sa discussion. Kung may gusto kayong linawin, pwede kayong mag-chat. Ayan. Merong nagtanong. Yan, si Ace, sabi niya. Sir, nasa na po ang painting na ito sa ngayon? Sa ngayon, narito nga siya sa National Museum. Although, pag-aari pa rin ito ng GSIS, pinahiram muna siya ng GSIS sa National Museum kasi, sabi nga nila, mas secure at mas maraming makakakita dito. Kasama nito yung iba't iba pang painting naman ni Amor Solo. Sa loob nito, paikot, nandito ang mga painting ni Amor Solo. Pero pansin nyo ba, siya lang yung sa dami ng ano ng area dito sa National Museum, siya lang yung nag-iisang painting sa napakalapad na pader. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin napakahalaga niya. Napakaliit lang ng painting niya yan, pero sinakop niya yung buong pader. Ano? So ganun siya kahalaga. So naririto pa rin siya. Replica ba siya? Hindi. Siya yung tunay. Okay? So, mag-entertain pa tayo ng mga tanong. Pwede nyo namang ipadala. Kahit naman mag-offline tayo, pwede pa rin natin i-discuss yan. Well, sa ngayon, pupunta tayo ngayon sa ating warm-up activity. Again, for 10 minutes, gagawin ninyo ang ating warm-up activity at ipapasa nyo kaagad. Madali lang naman ito, no? So, diyan sa ating Google Classroom, I uploaded itong binigay kong discussion sa inyo. Ang gagawin nyo lang is, eto, after engaging yourself in the discussion about a visual masterpiece of Luna, which is the Parisian Life, for sure there are a lot of quotes that you already collected. But first, let's just set them aside for now and do some additional warm-up activity. Included in the article, yan, naka-upload dyan sa ating classroom, ha.
on the previous pages are on the included in the article na in-upload ko dito sa ating classroom ay ang some visual art forms. Nabanggit ko yung ilan sa mga visual art forms and makikita nyo rin naman dyan sa ating lectures, ating discussion, pwedeng sabihin natin reading material na naka-upload dyan. Kasama dyan ang ilan sa mga visual art forms. What you will do is you will pick them out one by one and match them inside the respective column that describes them. Uploaded din dyan sa ating classroom ang table kung saan makikita nyo ang description ng bawat isang visual art form. No? And may sample photo din dyan. And so, hahanapin nyo lang and imamatch nyo dyan. So, for 10 minutes, gawin nyo yan, gawin yung guide, yung discussion natin kanina na naging reading material na para sa inyo. So, yung lahat ng diniscuss natin and more makikita nyo dyan, mababasa nyo. Okay? And after that, pipili ako ng isa kung saan, share ko sa inyo yung output. Kung gusto nyo, banggitin ko na rin ang pangalan. And share ko sa inyo yung output para makita nyo kung tama rin ang ginawa nyo and may compare nyo. Okay. So, your 10 minutes starts now. Ayan, so tapos na ang inyong ginawang warm-up activity and pipili tayo ng isa at ang lumabas sa raffle ay si ayan, si Carl ang lumabas sa ating raffle. I-check nga natin ang kanyang gawa and i-check nyo na rin, although automatic naman nag-check yan dito sa akin, pero tandaan nyo lang yung inyong pinasa kung tama rin. Para sa ating unang row, found objects. Sabi sa description, in the context of modern art, this is referred to as any object found by an artist who possesses an aesthetic quality that can denote meanings and value to the artist and viewers. No? Next, check nyo kung tama. Ito naman ay collages. No? Pwedeng collage or collages. It is a medium used. It is a medium that uses found objects like fabrics, postcards, tickets, receipts. Ginagawa nyo na ito ano, sa maraming projects. So, hindi na natin kailangan masyado pang i-elaborate. Next, sa third row naman, check nyo ulit, stained glass. Well, kitang-kita nyo naman ano, makakita kayo nito even sa ating Santo Niño Cathedral. Yan, para saan? Sabi dyan ay for decorative purposes at the same time mag-add ng shade of colors sa bintana. So, bukod sa aesthetic purposes, nakakatulong din para sa pang-protect. And then, we have mosaic. Also, a decorative art form. Pero ang pinagsasama-sama naman niya ay maliliit na butil ng glass, stone, or marble. At ginagamitan din ito or pinapatong sa cement, plaster, nilalagyan ng plaster, and adhesive. And the next, madali rin lang ito, sculpture. Kitang-kita naman, ano, yung Statue of Liberty. Hindi na natin kailangan paliwanag. Review nyo na lang. And then, next is painting. Kitang-kita rin naman, no? And then, drawing. And the last one is printmaking. So, who got correct? Well, marami sa inyo. Who got perfect? Score? Ayan. So, marami din naman sa inyo. Although, may ilang nalito. Ayan. So, next, after natin mag-warm up, ay pupunta naman tayo sa an activity to explore more, the analysis part. Yan. Mas mahaba ito ngayon. So, for 20 minutes, ito ang gagawin ninyo. Balik ulit kayo dun sa ating discussion o dun sa reading material na in-upload ko. So, after identifying some visual art forms, it is now time to put to use the inputs that you have collected from the discussion we had about the Parisian life, no? It is now time to analyze and supply the needed answers in the following columns. Yung columns din or yung table uploaded din, dyan na rin lang kayo magsasagot. And kagaya rin ng ginawa natin, magpa-raffle ulit tayo at isi-share ko sa inyo ang isang output ninyo para makita nyo kung tama ang ginawa nyo or malapit sa sagot ng mga kaklase nyo. No, 3 tables yan. Tingnan natin.
Pwedeng bullet type lang kung gusto nyo, in paragraph form or in sentence form. So, madali lang. Para sa ating first table, ito yung magdadissect, no? Sa process and production ng Parisian life. Ito yung guide question nyo dyan. List down or guide. Kaya niyo kung paano sasagutan. List down some specifications of the painting based from its related article on the previous pages. Ano-anong mga itong specifications na ito? Example, anong size ng painting na ito? Anong coloring medium? Anong ginamit? Anong art materials? Anong title, naging title na nito? At maraming maraming pang iba. Pwede rin idagdag nyo ang mga awards niya. Ano, makikita nyo naman yan dun sa discussion or dun sa reading material na uploaded dyan. Next column, explain how Luna was able to come up with his masterpiece. For example, duration of creating the artwork, gaano katagal, ano yung inspirations niya, ano yung influences, ano yung nasa paligid niya, ang naka-influensya sa kanya sa paggagawa ng painting na ito. Okay? And then next table ay historical context naman. Kung paano, kung ano yung naka-apekto sa painting na ito, the Parisian life. Sa first column, ito yung unang tanong, ito yung sasagutin nyo. What have you discovered regarding about life in the past upon seeing the artwork and reading its related article? No? Nung tinignan nyo yung painting, anong sasabi nyo sa panahong yun? Sa time na yun? Sa setting na yun? Okay? Pwede magbasa yun doon sa painting and doon sa nabasa nyo. And then next column, what images in the painting give you clues about the marital situation of Luna during those times? How do you say so? No, anong clue? Anong nakita niyong images doon sa painting na magbibigay sa inyo ng hint na meron ng problema? Meron nga naging problema sa pagsasama ni Juan Luna at ng kanyang asawa. Okay? And then last column, what do you think is the situation in the Philippines when the artwork was being painted? How do you say so? So, just by seeing or looking at the painting, ano sa palagay nyo ang nangyayari sa Pilipinas habang ginagawa ito ni Juan Luna? Madali na yung sagutin, ano? Na-discuss na naman natin yan. And then, last table will be about cultural traditions na naka-apekto sa paggawa ng Parisian life. Okay, ito yung una nating guide question. Just by seeing the painting and reading its related article, what do they tell you about the culture and traditions of Europe? Yan. Ano naman yung nalaman nyo? Ano naman yung natuklasan nyo sa mga kultura, tradition, doon sa parting yun, sa lugar na yun ng mundo? Ano? Tingnan nyo ang larawan, tingnan nyo ang ginagawa nila, ang lifestyle nila. Okay? And then, ito na yung last column, no? How can you say that the painting still has Philippine traditions even though it is set in a European cafe? Paano nyo masasabing Pinoy pa rin yung essence o yung context ng painting na ito? Although, ganun nga, ang setting nito ay sa Europe or sa Paris. Yan. So, medyo mas matagal ang activity na ito, ha? 20 minutes. So, 20 minutes. May tanong ba? Ilagay lang sa chat. Okay, wala naman. Walang paglilinaw. So, timer starts now. 20 minutes. Good luck. Ayan, napagpasa na lahat. Tingnan nga natin kung tingnan nga natin ang gawa ni sino kaya lalabas sa ating raffle. Ayan. Ayan kay Ses. Kay Ses ang lumabas. Check nyo rin, ano? Although pwede namang mas marami dito ang sagot nyo or mas maiksi, no? Ngayon, pumunta na tayo sa abstraction part or generalization part ng ating lesson, ng ating module. Tatawagin natin itong deep and deepen. Okay, babasahin ko lang and uploaded din naman diyan ang ating reading materials regarding this abstraction and generalization part. Okay?
Visual art forms are forms of art that cover a wide range of artistic expressions. There is no clear-cut definition of the term, for it encompasses various art productions in different periods, society, and culture. So, mahirap i-define exactly kung ano ang visual art forms. Ano kasi iba-iba nga yan eh. All fine art belongs to the general category of visual arts. This may include activities such as drawing, alam nyo na yan, painting, printmaking, collage, mosaic, stained glass, found objects, and sculpture, along with associated activities like graphic art, yan, maraming gumagawa niyan sa inyo, no? Manuscript illumination, book illustration, gumagawa rin kayo niyan, calligraphy, and also architecture. Yan, yung mga gustong pasukin ang mundo ng architecture. Meanwhile, these art forms can further be categorized into two types, the two-dimensional or 2D and the three-dimensional 3D. Anything that is flat and only has length and width falls under the 2D category, and anything that has length, width, plus depth falls under 3D. Yan. Meron uli kayong activity sa susunod. Pero magsisilbing guide sa inyo itong makikita nyong art catalog sa sunod. Okay. Makikita nyo, in-upload ko dyan ang isang art catalog ng Parisian Life. Ano bang art catalog? Art catalogs are designed to thoroughly document art and cultural objects. Ito yung pag pumasok kayo ng isang gallery or kaya isang exhibit area, may, ano siya, printed material na nandun yung painting, for example, and marami siyang description. Ang content nito ay historical context, mga influences kung paano nagawa, specifications, at marami-marami pang mahalagang bagay na tutugon sa mga tanong ninyo, no, regarding the painting, no. It may contain, ito na nga, comprehensive explanation about historical context or the historical circumstances which very much affected the artwork. Cultural tradition shown in the setting and characters and the processes of production related to the artwork. It may or may not also contain additional information such as illustrations, synthesis of the artworks, and biographical information of the artist. So, pwedeng kasama din dun ang biography ng artist. Pero not necessarily kasama lahat yun. So, for the given example, gusto kong pag-aralan nyo ang tingnan niyo mabuti kung paano ginawa ang art catalog na ito, no? Analyze all the data you can see from it, the detailed and dissected parts, and how the whole page was laid out and presented, and be inspired for your next task, no? Pero ito ang sasabihin ko sa inyo, walang exact pattern ang art catalog. Yan, ang mahalaga doon yung content and syempre yung layout. Yan. So sabay-sabay nating tingnan ang art catalog na ito. Chat kayo ha kung anong mapapansin nyo. Yan, so sa parting itaas makikita niyo yung mismong artwork. Wala na, hindi na kasama ngayon ang frame. Andiyan yung specifications, yung pangalan ng artist Juan Luna, and then yung title The Parisian Life, and then in centimeters naman yung sukat na nakalagay dito, 56 by 79 centimeters. Well, on canvas, ito yung material at 1892 kung kailan natapos. At makikita nyo dyan ng ilang crop images kagaya nitong perma ni Juan Luna sa lower right corner, no? Sa kabilang part naman, makikita nyo yung sinasabing imahe ng tatlong Pinoy personality natin or heroes, no? Andyan din ang mga entries tungkol sa kanila. Tingnan nyo rin kung paano ginamit ang kulay, ang layout, ang font. At pansin nyo ba na mas pinagtuunan ng pansin sa art catalog na ito ang symbolic or historical interpretation. Makikita nyo dyan yung mapa, makikita nyo dyan yung ginawa natin discussion kanina, yung nakahang yung babae, yung coat, yung dalawang mugs o baso, saka yung Le Echo de Paris na newspaper. Ayan. Ayan. Bigyan ko pa kayo ng mga 5 minutes para mas pag-aralan ito. Ayan.
Okay. Para sa sabi nating huling activity niyo, although may mga ilan pa ring activity, no? You now have to apply what you have learned. Task 6 will be the community scanning, no? Ganito lang ang gagawin ninyo. Pero ito naman ay assignment na rin sa inyo, homework, although you're working at home naman talaga, no? What you will do is individually, isa-isa kayo, no? And magiging maingat ha sa paglabas. You will conduct a simple community scanning about available visual art forms in your area. Lahat ng visual art forms na palagay nyo'y nasa loob ng inyong barangay, inyong sitio, mas okay yan. Sa inyong neighborhood, pwede, mas maganda, mas malapit. And then, make a short list of the artworks that are unique and original in your area. Pumili lang kayo nung sa palagay nyo ay wala sa ibang lugar, wala sa ibang barangay. Para mas manaro daw, yung baka kasi magkakatulad na halos yan eh. Just make sure you are following all the safety and health protocols set by the IATF through your local government orders, no? So mag-face mask, mag-face shield, magdala lagi ng pang-sanitize ng kamay, no? Huwag tumambay. So kung tapos na activity na ito, umasok na agad sa loob ng bahay. You may ask for barangay officials na pamilyar sa inyong lugar para tulungan kayo dito, no? And kung marami naman kayong magkakaklase na nandito sa arts and design sa inyong barangay, no? So pwede kayong magsama-sama, pero iba-iba pa rin, individualized pa rin ang inyong output. So do not limit yourself to finding works of arts as usually discussed from our books like paintings and sculptures. You may also document local landmarks, boundaries, markers, graffiti projects, or even local products or enterprise which fall under visual arts. Just be sure they are unique and original. Pwedeng sapatos, pwedeng bakya, pwedeng damit, pwedeng accessories, iba't ibang visual art forms. So alam nyo na naman yun, ano? And then finally, choose just one, isa lang, just one artwork from your list that you believe needs to be highlighted, gusto nyong mas makilala, mas ma-promote, and known through comprehensive documentation and to help you organize your data collection. You will use the table na uploaded din sa ating classroom, or add more columns kung gusto nyo mas pahabain pa. Nandyan, makikita nyo sa table na kailangang malagyan nyo ng mga sagot is, syempre, title of artwork, kung ano man siya, visual art form, kung ano siya, kung painting ba siya, kung sculpture ba siya, kung music ba siya, yan. Artist, sinong gumawa, project initiator or financer, kung project ba siya ng barangay or pwedeng personal lang ba siya, owner, pwede kasing iba yung gumawa, iba pa yung nagmay-ari, or iba yung bumili. Okay, owner. And then next table, proceed tayo. Date started, kung available, kung alam nyo. And then date finish, kung kailan natapos, kung alam nyo rin. Or kung makakakuha kayo ng information, mas maganda, makakuha kayo para well-detailed ang inyong documentation. And then dimension, anong sukat? Kung kayang sukatin, disukatin nyo in actual, no? Medium of the artwork, ano ang gamit na medium? Location, mahalaga. Mahalagang mahalaga yung location, no? Na kaninong bahay, sa ang sitio, ganyan. And then, ang medyo madugo lamang palagay ko, medyo maghihimil kayo nung medyo matagal, ito yung sa pangatlong table. Processes and production, list down kung paano ginawa, no? Magdagdag ng additional sheet kung kailangan. Cultural tradition, ano yung mga naka-apektong tradisyon para sa paggawa ng painting na ito. So for example, color palette, halimbawa, binase sa kulay ng patron ng barangay ang artwork na ito. Diba? O kailangan ang sculpture na ito, kailangan ang landmark na ito ay nakaharap sa east kasi yun ang tradisyon. Mas swerte doon. Pwedeng ganun, isulat nyo. And then historical context, list down any situation that directly affected or influenced the production of the artwork. Example, staple color o ano yung nagaharing kulay ng leader sa inyong lugar. Halimbawa, ang kulay halimbawa ng mayor or ng barangay captain sa inyong lugar ay blue. So, na-influensyahan nun yung artwork o kaya yung landmark o kung ano man yan. So, kung anong nangyayari sa paligid nung time na yon. Okay? So, that's the historical context. Like, clarification. Ayan. Pwedeng bullet type din.
Yan, very good. Very good at nagtanong. Pwedeng bullet type or pwedeng mas detailed, paragraph form or sentence form. And then, para saan ang nakuha niyong impormasyon? Para yan dito sa ating task 7. Pupunta na tayo ngayon sa catalog making. Nakita niyo ba yung art catalog kanina ng The Parisian Life? Parang ang ganda, di ba? Parang ito na yung gagawin niyo namang art catalog ng pinili niyong art form. Na kinuha niyo ang information, naipon niyo information sa nagawa, sa binigay kong table sa inyo. So, yan. So, ito ang ating instruction. With the data you collected from task 6, you are now going to create the first page of your art catalog. Since there is no precise format of layouting, you are highly encouraged to apply your creativity and resourcefulness. You may not have the technology to digitally produce it using the computer and other application, but you are free to produce it manually by sketching the artwork, taking pictures of it, and then cutting and pasting it on a clean sheet of paper. So, huwag nyo sasabihin, sir, wala po akong computer, wala po akong printer, wala po akong camera. So, pwede nyo i-drawing. Pwede nyo picturean, print, gupitin, i-layout manually, i-paste, no? And ipapasa nyo ito, ilalagay nyo sa envelope ninyo, sa personal envelope, at papasa next week. So, ma-revisit po yan next week. So, ang possibilities dito, endless, no? Kasi gagamitin nyo ang creativity nyo, resourcefulness, iba't ibang materials, no? Paano natin i-scoran? Uploaded din ang ating rubrics, no? Comprehensiveness of data shown, 20 points. Merong 15 points, 10 points, depende sa kung ano ang nilalaman, no? Creativity, ganun din ang bahagdan, basahin nyo rin. Originality and neatness. So, laging may neatness kasi kailangan natin ng quality sa ating ginawa. And you will have a total score of 65 kung ma-perfect nyo yan. So, yan. So, yan ang inyong magiging application ng inyong mga natutunan para sa module na ito. Ayan. Bago natin tapusin sa pamamagitan ng isang post-test, ang module na ito, yan, may test na naman. Ay, dumako muna tayo sa reflection part. Ano, tingnan natin, mas palalimin natin, no? Madali lang naman to. This will be an open chat for all, no? Meron diyang tatlong tanong na naka-upload sa ating classroom. And mamili lang kayo dyan. And I just need siguro mga five answers, no? Pakisagutan lang. Yan, i-chat nyo lang dyan. And then, share ko sa iba nyo mga klase. Number one question na pwede nyong sagutin is, by identifying various art forms, I have realized that. And then number two question, kung gusto niyo ito naman, having information about historical context, cultural traditions, processes, and productions of an artwork is important because. Yan, so, syempre hindi na natin ta-translate yan, alam niyo na yan. And then, last one, when young people like me engage in doing documentation and cataloging of artworks, we contribute to the greater good because. Yan, medyo in-translate ko ito ha. Since nakapag-document tayo and nakapag-art catalog, nakakontribute, nakatulong ako para sa karamihan. Dahil, yan. So yan ang sasagutin nyo. Yan, so very good ha. May mga sumasagot na kaagad. I have realized that iba-iba po pala, sir, ang visual art forms. Akala ko pag sinabing visual art painting agad. Well, yun nga. So, iba-iba siya. So, now na-enlighten na kayo ha. So, hindi na lang siya painting. Marami siya. Okay? Well, specifically, syempre, visual. Pag sinabi natin visual, dapat nakikita natin siya. Okay? And then, yan. Having information about historical context, cultural traditions, process, production of an artwork is important because we can deepen our understanding of the artwork. Tama. So, mas lalalim ang ating pagkakaalam at kahalagahan, no? Tungkol sa kahalagahan ng painting or ng isang artwork. And then last, sige, last na lang tayo. When young people like me engage in doing documentation cataloging of artworks, contribute to the greater good because we share
something in the creative industries. Yes, that's very true. No? So bilang bata pa, meron na kayong share. Kung hindi man kayo nakakaproduce pa ng artwork, kayo naman yung nag-appreciate. And that's one good thing as a starter. Yan. And then last part, pinago to a post test. Same direction, reach each item carefully. Click true if the statement is correct and false if the statement is incorrect. I will give you again 10 minutes for this 10 item test. And hindi ko na ngayon sasabihin ko anong result. No. Malalaman niyo na lang ang result niya for next week. Okay, time's up. Yeah, thank you very much for passing on time your answers. And now before we end, meron lang konting reminders. Make sure to pass task 6 and 7. Ano yun? Yung task 6 ay yung documentation, community scanning. And then task 7 naman is yung art cataloging. Yan. So, inaasahan ko yan. And kung gusto niyo ng mga updates, kung gusto magtanong, clarification, I'm always active online. No? So, kayo rin dapat be active online for communication. Kahit messenger lang, kahit text, no? Pwede naman. But, sa make sure, office hour. No? So, I will entertain your questions during weekdays from 8 to 5. 8 in the morning until 5 in the afternoon. And please make sure to get updates sa Google Classroom kasi official yun. Huwag kayong maniniwala sa sabi-sabi ng kaklase nyo or ng ibang estudyante kasi iba syempre yung output nilang pinapapasa sa kanila. Any more clarifications? Ayan. So, wala na. So, that will be our first week, your first module. Sana marami kayong natutunan. And for our next module, next week, I hope you get excited kasi medyo related pa rin dito. But we're going to discuss more about applied art forms. So medyo iba ito sa visual art forms. So that would be all, and thank you very much.